Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw na naman po ng pagsamba. Atin pong ituon ang ating sarili sa presensya ng ating Panginoong Diyos at ibuhos natin ang buong papuri at pagsamba sa Kanya na nag-iisang dakilang Diyos. Nais ko pong basahin sa inyo ang awit chapter 95 verses 1 to 3. Sinasaad po dito, O halikayo! Tayo'y umawit sa Panginoon. Tayo'y sumigaw na may kagalakan sa malaking bato na ating kaligtasan. Lumapit tayo sa kanyang harapan na may pasasalamat. Tayo'y sumigaw na may kagalakan sa kanya ng mga awit ng papuri sapagkat ang Panginoon ay dakilang Diyos at dakilang hari sa lahat ng mga Diyos. Napakadakilat makapangyarihan ang ating Diyos na ating sinasamba at pinaglilingkuran. Kaya sa mga oras na to ay ating awitan siya ng mga papuri. Your grace is enough for me.
You are good when there's nothing good in me. You are love on display for all to see. You are light when the darkness closes in. You are hope, you have covered all my sins. Is crippling. You are true, in my wandering. You are joy, you're the reason that I sing. You are life, in you death has lost its sting. Of your love will always be enough. Nothing compares to your embrace. Light of the world, forever reign. You are more than my words will ever. Nothing compares to your embrace. Light of the world, forever reign. I'm running to your arms, I'm running to your arms. The riches of your love will always be enough. Nothing compares to your sing, no other name. Jesus, Jesus. My heart will sing, no other name. Jesus, Jesus. My heart will sing, no other name. Jesus. Into your arms, the riches of your love will always be enough. Nothing compares to your embrace. Light up the world, forever reign. I'm running to your arms, I'm running to your arms. The riches of your love will always be enough. Other name, Jesus, Jesus. My heart will sing, no other name, Jesus, Jesus.
done. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo, mga kapatid? Dalangin ko po na sana ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. Maraming mga kababayan natin ngayon ang nakakaranas ng mabigat na suliranin, lalong-lalo na po sa Bicol Region, na kung saan nakaranas po sila ng sunod-sunod na hagupit ng bagyo. Sa kasagsagan ng hindi pa nasusolusyonan na pandemyang ito, ay naranasan nila ang pait ng hagupit ng bagyo. Kaya po sa mga sandaling ito, nais ko pong pasalamatan ang lahat ng mga tumutulong. Lalong-lalo na po sa mga frontliners. Mga kapatid, mga kababayan, ating kilalanin at bigyang pugay ang lahat ng mga frontliners sa walang sawang paglilingkod sa ating mga kababayan. Tunay nga na ibinigay nila ang kanilang buhay upang pagsilbihan, tulungan ang ating mga kababayan. Sa mga frontliners, bayani po kayo para sa amin. Sana po ay ipagpatuloy nyo at walang sawang tulungan ang ating mga kababayan na nangangailangan kahit po walang gantimpalang naghihintay sa inyo. At ganun din po sa mga kapatiran ko sa Panginoon, ako ay nagpapasalamat at kinikilala ko rin po ang kabutiang loob ninyo na walang sawang tulungan ang lahat ng mga nangangailangan, maging sa bagyo o sa pandemyang ito. Atin pong ipagpatuloy ang ating paglilingkod sa ating Panginoon at sa ating mga kababayan. Huwag po nating hayaan ang pandemyang ito na apektuhan ang ating paglilingkod. Gaya na lamang po ng sinabi ko, kapag ang isang tao ay nakakaranas ng mabigat na suliranin na hindi niya kayang solusyonan, hindi lamang po ang pananampalataya ang naapektuhan, maging ang paglilingkod sa Diyos. Gaya na lamang po ng mga ibang kilala ko na huminto na sa paglilingkod sa Panginoon. Maraming bagay po, maraming kadahilanan. May mga iba po sa kanila ay napagod na. Ang iba po ay hindi nabigyang kahalagaan ang kanilang paglilingkod sa Diyos. Ang iba naman ay hindi nila nakuha ang kanilang inaasam. Parang para sa kanila, sila ay nabigo. At ang iba naman po ay hindi nila nakayanan ang mga pagsubok na dumaan sa kanilang buhay. Hindi naman po natin sila masisisi kasi tunay nga na hindi madali ang maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Meron tayong cross na bubuhatin. Mga kapatid, kung tayo po ay nakakaranas ng ganito, hinihikayat ko po kayo na makinig sa ating mensahe sa araw na ito. Sa ating pagpapatuloy ng ating serye na Restructuring Your Faith, atin pong pag-uusapan ang ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Ngunit bago ko po simulan ang mensahe na to, nais ko pong kayong tanungin. Kung hindi mo nakikita ang magiging kahinatnan ng iyong paglilingkod gaya ng iyong inaasam, maglilingkod ka pa ba? Masisiyan ka pa bang maglingkod kapag wala itong kapalit na gantimpala? Ang pamagat po ng ating mensahe sa araw na ito ay pinamagatang
kung ayaw mo nang maglingkod sa Diyos. Atin basahin ang Malakay chapter 3 verses 13 to 18. Sinasaad dito, "Masasakit ang sinabi ninyo tungkol sa akin," sabi ni Yahweh. "Ngunit ang tanong ninyo, ano ba ang sinabi namin laban sa inyo? Sabi ninyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Ano ba ang mapapala natin sa pagsunod sa kanyang mga utos? O sa pagpapakita natin kay Yahweh na nagsisisi tayo sa nagawa nating kasalanan? Hindi ba't kung sino ang mga palalo ay siya pang pinagpapala? Hindi lamang nananagana ang mga masasama, kundi sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa nila ng kasamaan. Ngunit hindi sila pinaparusahan." Pagkatapos, nag-usap-usap ang mga taong may paggalang kay Yahweh. Pinakinggan niyang mabuti ang kanilang usap-usapan. Kaya ipinatala niya sa isang aklat ang mga pangalan ng mga gumagalang sa kanya. "Magiging akin sila," sabi ni Yahweh, "na makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ako'y kumilos, itatangi ko silang bilang sariling akin. Ililigtas ko sila tulad ng pagliligtas ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Muli ninyo makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama, ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Diyos." Isa po sa mga nais kong ibahagi sa inyo sa talatang binasa natin ay huwag kang tumigil maglingkod sa Diyos kahit ayaw ng iba. Atin pong balikan ang verses 13 to 15 at dito kapag babasahin natin muli, tunay nga po na nakakalungkot basahin ang talatang ito sapagkat sinasabi dito na may mga ilang naglilingkod sa Diyos ang hindi na nasisiyahan. Sila'y naiinis at nagrereklamo sa ating Panginoon. Sinasabi nila na walang saysay, walang kahulugan, walang kwenta ang paglilingkod sa Panginoon. What's the point of serving God? Sinabi pa nila na mabuti pa ang mga palalo, ang mga hindi sumusunod sa Panginoon. Nagagantimpalaan ang kanilang mga gawain. Nalalasap nila ang kasaganaan sa buhay. Hindi gaya ko na naglilingkod sa Diyos, hindi ko man lang malasap o ang pagpapala o biyaya ng Diyos. Dito pinapakita nila na parang sila ay nagsisisi o nabigo sa kanilang naging desisyon na paglingkuran ang ating Panginoong Diyos. Ngunit bakit nga ba nila nasasabi ang mga ito? Marahil itong mga ilang naglilingkod sa Diyos ay nawala sila sa nararapat nilang pagtuunan na out of focus. Instead na tumingin lang sila sa Panginoon, nakatingin sila sa mga buhay ng mga palalo. O marahil sa simula pa lang, malina ang kanilang paniniwala tungkol sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Sila ay umaasam ng pagpapala. Paglilingkuran ko ang Diyos upang ako'y kanyang pagpalain. Pag ganito ang paniniwala, ay nararapat lamang na baguhin natin sapagkat nasasaktan po ang Panginoon pag ganito ang pag-uugali natin. Sapagkat mali na ang ating pag-uugali kung ang pagpapala ang siyang nag-uudyok o namamahala sa atin sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi ho ba gaya rin ng isang bata? May mga ibang bata ho na pinagsisilbihan nila ang kanilang mga magulang dahil may gantimpala. Hindi ho ba nararapat na pagsilbihan natin ang ating magulang dahil sila ang nagbigay buhay sa atin, sila ang nag-aaruga sa atin, sila ang magulang natin at hindi dahil sa gantimpala.
At ganun ang nangyayari sa mga ibang naglilingkod sa Panginoon. May kabuluhan nga ba ang paglilingkod sa Panginoong Diyos? Ngunit bago natin sagutin to, ating pagnilay-nilayin. Bakit nga ba tayo naglilingkod? O para saan nga ba ang ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos? Ano ang nag-uudyok sa atin upang paglingkuran siya? Pagpapala ba? O ang pag-ibig natin sa Kanya? Makabuluhan ang paglingkuran ang Diyos. At ito ang isa sa mga pinakamagandang nangyari sa buhay natin. Ang mabigyang pagkakataon na paglingkuran natin siya. Sino nga ba ang pinaglilingkuran natin? Hindi ho ba siya ang Diyos na walang katulad? Siya ang Diyos na makapangyarihan? Ang Diyos ng lumikha ng lahat? Ang hari ng mga hari? Ang Panginoon ng mga Panginoon? Siya ang lumikha sa bayan na kanyang iniibig. Anong pakiramdam kaya kung paglingkuran natin ang mga presidente o hari ng mga bansa? Hindi ho ba masaya na mapabilang kung mapaglingkuran natin sila? Hindi ho ba mas mainam kung ang paglilingkuran natin ay ang Diyos ng lahat, ang Diyos na lumikha? Sabi nga po ni Samuel sa chapter 12:24, matakot lamang kayo sa Panginoon at maglingkod kayo ng tapat sa Kanya ng inyong buong puso. Alalahanin ninyo ang mga dakilang bagay na Kanyang ginawa sa inyo. Alam niyo po, sa persona pa lang ng Panginoon, nararapat lang po na paglingkuran siya. At hindi lang po yun dahil po sa mga ginawa niya sa atin. Kung sino po siya at kung ano pa yung ginawa niya sa atin ay sapat na para paglingkuran natin siya. Dapat maging sapat na tayo sa Diyos at hindi yung sa anumang mga gantimpala na inaasam natin dito sa mundo. Huwag nating ituon ang ating sarili sa mga makamundong bagay, kundi ituon lamang natin ang ating serbisyo, ang ating paglilingkod sa dakilang Diyos. Kung ang mga taong palalo ay ang kanilang kasiyahan ay sa makamundong pagnanasa, tayo ay naiiba. Dahil para sa atin, ang Diyos ay sapat na. Ang pangalawa po na nais ko pong ibahagi sa inyo ay huwag kang magsawang maglingkod sa Diyos dahil ikaw ay Kanyang pakikinggan. Sa verse 16 po, sinasabi dito, pagkatapos nag-usap-usap ang mga taong may paggalang kay Yahweh, binigyang pansin at pinakinggan niyang mabuti ang kanilang usapan. Kaya ay pinatala niya sa isang aklat ang mga pangalan ng mga gumagalang sa kanya. Sinasabi po dito sa talatang ito na binibigyan niyang pansin at pinakikinggan niyang mabuti ang usap-usapan ng mga taong may paggalang sa kanya. Hindi siya nakikinig dahil natatakot siya na baka mahawa o umalis ang mga ilang naglilingkod sa kanya. Hindi po yun ang nais sabihin ng talatang ito. Ang ibig po sabihin ng nakikinig siya ay bukas po ang kanyang tenga sa kanila. Siya ay nakikinig sa kanilang mga alalahanin. Alam niya ang mga nangyayari. Mga sa loob nila, God is aware of all those things. Alam niya ang lahat ng mga ating mga usap-usapan, mga plano, mga hirap sa lahat ng ating pinagdaanan sa paglilingkod. Alam ng Panginoon ang lahat na yun. If
we feel, no? Kung nararamdaman natin na parang hindi tayo binibigyang pansin, hindi po yun ang makatotohanan. Pagbabasahin po natin itong talatang to na talagang binibigyang pansin ng Panginoong Diyos tayo mga naglilingkod sa Kanya. Naririnig niya, hindi na natin kailangan isigaw. Alam ng Panginoon lahat kahit sa kalalim-laliman ng ating puso. Idulog lang natin sa Kanya. Gaya ng sinabi ni John sa 1 John chapter 5:14, huwag nating kaligtaan na kung anuman ang hihingin natin ayon sa Kanyang kalooban, pakikinggan niya tayo. Yan ang kantiyakang taglay natin sa Kanya. Kung ito lamang po ay naaayon sa Kanyang kalooban, didinggin niya po tayo. Hindi po gaya ng mga palalo na sarado ang tenga ng Panginoon sa kanila. Hindi ba sinabi sa John chapter 9 verse 31, alam natin na ang Diyos ay hindi nakikinig sa mga makasalanan at siya ay nakikinig sa sumasamba sa Kanya at gumagawa ng kalooban niya. Kaya wag po tayong susuko. Yun po ang isa sa mga magandang bagay sa mga naglilingkod sa Diyos. Bukas ang tenga ng Panginoon sa atin. Alam ko po na mahirap talaga ang paglilingkod. Marami po tayong mga pagdadaanan gaya ni Apostle Paul. Mahirap. Hindi ganun kadali. But we can approach God. Pwede po nating lapitan ang ating Panginoong Diyos. Sabi ni Apostle Pedro, no? Pagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Kung tayo po ay nahirapan sa ating paglilingkod, ang dami po nating mga nararanasan na hindi maganda, lumapit po tayo sa ating Panginoon dahil Siya po ay nagmamalasakit sa atin. Sabi nga ni Apostle Pablo, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Sa halip ay idulog ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong mga kahilingan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na higit pa sa kaya nating maunawaan ang mag-iingat sa inyong mga puso't pag-iisip sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, napakaganda po ang mga sinasabi sa mga talatang ito. Bukas po ang tenga ng Panginoon para sa atin. Idulog lamang po natin sa Kanya. Siya po ay nagmamalasakit sa atin. At ang panghuli po na nais ko pong ibahagi sa inyo ay huwag kang susuko na maglingkod sa Diyos dahil ikaw ay mahalaga para sa Kanya. Kung atin pong babasahin ang verses 17 to 18, napakaganda po ng sinabi ng Panginoon, magiging akin sila, sabi ni Yahweh. Sa araw na ako'y kumilos, itatangi ko sila bilang sariling akin. Ililigtas ko sila tulad ng pagliligtas ng isang ama sa anak na naglilingkod sa Kanya. At muli ninyo makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, ang iyong paglilingkod, ang ating paglilingkod sa Diyos ay may kabuluhan. Huwag nating isipin na walang saysay o walang kabuluhan ang lahat. Mga kapatid, hindi tayo kakalimutan ng ating Panginoong Diyos. May gantimpala ang mga tapat sa Kanya. Ikaw ay Kanyang kikilalanin at pahahalagaan. You will be His treasure. Hindi ho ba tulad ng sinabi natin kanina, ating kinikilala ang mga frontliners, ating binibigyan ng appreciation
dahil sa mga ginawa nila. Naisip niyo ho ba na ang Diyos mismo ang kikilala sa iyong katapatan? Hindi lang mga ordinaryong tao ang kikilala sa mga nagawa mong kabutihan, kundi ang Diyos mismo. At sasabihin niya, magaling, tapat at mabuti kong lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Mga kapatid, ang Diyos mismo ang magbibigay ng pagpapahalaga sa iyo. Ikaw ang kanyang magiging yaman. You are his treasure. At hindi lang ho yun, sinasabi rin sa Biblia na ikaw ay tayo na naglilingkod sa Panginoon, ay kanyang pararangalan, gagantimpalaan. Hindi man natin nakikita ang gantimpala ngayon, ngunit siguradong may aasamin tayong gantimpala. Tulad nga ng sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 2, verse 9, subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tenga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng mga tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. May malaking gantimpala na naghihintay para sa ating lahat na may katapatan sa Kanya. Sa ating lahat na umiibig sa Kanya. Hindi gaya ng mga palalo. Wala silang hinihintay. Wala silang aasamin. Walang ibibigay ang Panginoon sa kanila. Tayo, meron mga magandang bagay na naghihintay sa atin. Kung hindi man natin nararanasan ngayon, kung hindi man natin nalalasak ngayon, dahil may magandang plano ang ating Panginoon para sa atin. Alam niya kung ano, alam niya kung kailan, at alam niya na para sa kabutihan natin. At dito makikita natin na tunay nga na God bless the righteous. Pinagpapala, may gantimpala. At makikita natin ang pagkakaiba ng mga palalo, mga hindi sumusunod. At yun ay kanilang matatanggap ang ganti ng mga kanilang ginawa. Gusto kong ibahagi sa inyo yung sinabi ni Pastor Rick Warren. Napakaganda. Kung tayo po ay minsan nararanasan natin o na-experience natin na talikuran na ang paglilingkod, huwag po nating talikuran. Sabi po ni Pastor Rick Warren, faithful servant will never retire. You can retire from your career, but you will never retire from serving God. Sana po maging ganun po ang ugali natin, na ipagpatuloy po natin ang paninilbian ng tapat sa ating Panginoong Diyos. Huwag po tayong tumingin sa mga palalo. Tumingin lamang po tayo kung sino po ang ating pinaglilingkuran. Siya po ay nakikinig sa atin at siya po ay may inihanda na gantimpala para sa atin. Sa pagtatapos po ay nais ko po kayong i-encourage na kung nararamdaman po natin na gusto na po nating sumuko o kung ayaw na po nating maglingkod sa Diyos, huwag po tayong tumigil na maglingkod sa Diyos kahit ayaw ng iba. Huwag po tayong magsawang maglingkod sa Diyos dahil ikaw ay kanyang pakikinggan. At huwag kang susuko na maglingkod sa Diyos dahil ikaw ay mahalaga para sa Kanya. Tayo po ay manalangin.
Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa araw na to at kami po ay napalakas ng iyong salita na mula sa Malakay chapter 3, 13 to 18. Panginoon, minsan po naiisip namin na huwag nang ituloy ang paglilingkod dahil po sa hirap at minsan po dahil sa gawain ng mga ilan at minsan po dahil hindi po namin nakikita ang aming mga inaasam. Panginoon, salamat po at kami po ay nabuhayan ng loob na kami po ay magpatuloy na maglingkod dahil ang pinaglilingkuran po namin ay kayo. Ang Diyos ng mga Diyos, ang Hari ng mga Hari, ang Panginoon ng Panginoon. At kami po ay magpapatuloy na maglilingkod kahit po ito ay mahirap dahil alam po namin na bukas ang inyong tenga sa amin. At may gantimpala po kayong inilaan para sa amin. Kami po ay nagpapasalamat at ginagamit niyo po kami bilang inyong instrumento at binigyan niyo po kami ng pagkakataon na pagsilbihan po kayo. Ito po ang aming papurit, pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.